She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hindi siya nakakaumay. Ang sarap ikapi. And now we come to the queen final. And it's over. Hello mga kumari, good morning, good morning, good morning. Pasensya na kayo, hindi kami nakapag-upload kahapon. So let's start mga kamamsi, gawa tayo ng pinadukot na biko. Ito'y dito ko natutunan sa Mindanao and hopefully magaya ko na, pero napakadali lang naman magluto ng biko. Kasi sa amin sa Tagalog, ang pagluluto ng biko ay niluluto muna yung malagkit, sinasaing muna natin. Pero dito sa pinadukot, hindi, niluluto muna ang malagkit. So let's start mga kamamsi, samahan nyo ako magluto ng pinadukot na biko. Ito ang ating mga ingredients sa ating gagawin na pinadukot na biko. Siyempre, kailangan natin ng kakang gata at pangalawang gata. Pinagsama-sama ko na ito. Kailangan din natin ng 1 cup na kakang gata para sa ating latik. And then, kailangan natin ng 1 kilo na malagkit na bigas. Then, muscovado at saka brown sugar. So, dadagdagan lang natin mamaya if ever na matabang ang ating mixture. So, let's start. Maggawin na natin ang ating biko na pinadukot. Pugasan muna natin ang ating malagkit. Ibang style ang luto ng pinadukot. Ganito ang luto nila. Lamasan nyo mabuti kasi yung tingnan nyo, maitim. Kailangan maugasan nyo mabuti yung malagkit. Salang na natin ang ating kawali. Four, seven, eight and a half na kakang gata at pangalawang gata. Nilagay ko na lahat. And by the way, bali yung nyug ko is 2 1/2 na buo na nyug. Hintayin muna natin kumulong-kumulo ang ating gata. Kumukulo na ang ating nilagay na kakang gata at pangalawang gata. Ilagay na natin ang 1/4 kilo na brown sugar or 1 1/4 cup na brown sugar. Saka natin i-mix. So maglagay tayo ng 3/4 cup na muscovado. 1/4 kilo ito mga kamamsi. Kasi yung kalahati ng ating muscovado is lalagay ko na para pang toppings. And then saka natin haluin. Hintayin lang natin itong kumulo at pagkakulo nito ilalagay na natin ang ating malagkit na bigas. Ilagay na natin ang hinugasan natin ng malagkit na bigas. And by the way, yung malagkit na bigas, unahin niyong hugasan bago kayo magagawa ng inyong mga mixture. At saka natin siya ganyanin, haluin. Ganyan. So pagkahalo niyo yan, hayaan niyo lang yan. Ka-absorb ng malagkit na bigas yung gata. Pero hahalu-haluin niyo rin natin maya-maya ng konti. So i-mix na natin. Ayan. Kapag, ayan o, nakita niyo, nagdukot na siya. Kapag nailagay niyo na itong ano, itong malagkit, tatanggalan niyo ng apoy. Yung mahinang apoy lang, huwag masyadong malakas para maiwasan ang pagkasunog kaagad sa ilalim. Kita niyo naman, alalay lang siya. Alalay lang yung apoy ko. O, diba? Sandaling-sandali lang. Kadalawang halo ko lang ito. Huwag niyong hahaluin mabuti para hindi malutap. And then, siguraduhin niyong hindi nakadikit dyan. Ayan, o. Tapos, saka natin i-arrange. Luto na ito mga kamamsi. Ayan, o. Padudukutin ko na ito. Ito yung tinatawag nilang pinadukot na biko. Gamit kayo ng spatula kung meron kayong spatula. Kung wala naman ay okay lang. Then, mahinang-mahinang apoy na ito, ha. Huwag niyong lalakasan. Ayan, o. Bagal lang yan. Luto na yan, o. And then, bago nyo ibudbud yung inyong muscovado, durugin nyo muna. Kasi minsan may buo-buo, diba? Ibudbud na natin yung ating muscovado bago natin takpan. Depende sa inyong karami na bubudbud, pero ilalagay ko to. So, bali ang nagamit natin lahat-lahat is 1/4 brown sugar at saka 1/4 na muscovado. Saka natin iganyan. Meron kasi akong taklob na no, planchette ito, pinagawa ko to talaga. Ayan, tapos lalagyan natin siya ng baga. Ayan yung pinakabaga niya sa ilalim.
wala na yung masyadong baga. Kunting-kunti lang para hindi naman masunog masyado. Meron din siyang baga sa ibabaw. Ayan, ganyan nyo lang. Tapos balikan na lang natin siya maya-maya. Hindi yan masusunod dahil kaunti lang naman yung ating apoy. Ilagay na natin ang 1 cup na kakanggata. Then buksan natin ang ating stove. Then gagawin natin siyang latik. So kapag kumukulunag na ganyan, ilagay nyo sa low heat yung inyong apoy. Okay na ito mga kamamsi. Off na natin ang ating stove. Check natin. Hindi pa siya masyadong ano oh. Kasi kailangan matigas siya. Hindi naman nasin matigas. Takloban pa natin. Paisigisigin natin ng konti. Depende sa inyo kung gusto niyo pang paisigisigin. Pero paisigisigin ko para matawag siya na pinadukot na biko. So, okay na to mga kamamsi. Kapag hindi pa masyadong dukot yung inyong ano, medyo matigas ng konti, dagdagan nyo lang ng uli. Handahan para hindi madumihan. Woohoo! Ang ganda! Diba? Ang ganda-ganda niya. So, eto na mga kumari. Ang ating pinadukot na biko. Mabigat mga kamamsi. So, eto yung niluto natin na latik. So, itatoppings natin yan dito. Slicein muna natin ito. Lalagyan nyo ng oil, yung inyong spatula. Ayan. And then, slicein natin. Diba? Ayan, hindi siya sunog mga kamamsi sa ilalim. Sa ibabaw lang siya matigas. Ayan. Lagyan na natin siya ng latik sa ibabaw. Huwag nyo pakasunugin yung latik nyo. Budget na budget yan, ha. Lalagay ko sa description box ang lahat ng ang costing nito. Maganda ito na pang negosyo recipe mga kamamsi kasi hindi ka agad-agad ito napapanis. Ang biko, alam nyo naman yan. Lagyan nyo ito ng oil. Yung oil na pinaglutuan ng latik yun ang ilagay nyo para mabango. Kaya pag namoy pa lang ng customer nyo, ay sigurado ng balls ay sasarap, balls ay sabango. So, ganyan ang pagtanggal. Gamit kayo ng spatula para maganda yung pagkakatanggal. Gamit kayo ng spatula at sansi para maganda ang pagkakakuha. So, eto mga kamamsi, tingnan nyo. Hindi siya nasunog sa ilalim, kaya alalay lang ang apoy sa ilalim kapag may apoy na sa ibabaw. Jajansa na natin to, tiki mantay. Wow, tingnan nyo, ayan, ayan. Matigas siya, pero maligat. Ito ay doon sa amin, sinasaing muna namin yung malagkit bago ibiko. Dito hindi, so tingnan nyo. Kainin muna natin yung ilalim. Hindi ko mainit. Ang gigat niya. Ang sarap. Tamang-tama para sa akin yung tamis niya. As in, masarap siya. Mga kamamsi, try nyo to. As in, masarap siya. Kasi sa, as in, masarap siya. Hindi siya nakakaumay. Ang sarap ikapi. Lalo na ngayong rainy season, as in, napakasarap niya. So, pang negosyo recipe, bibigyan ko kayo ng tips kung paano. Designan nyo para maka-attract ng inyong customer. Ayan. Nilagyan ko siya ng oil ng ating latik para hindi dumikit yung ating biko. Slicein nyo yan dyan. Hindi nasunog yung ilalim pero matigas yung ilalim niya. Ayan. Tapos i-arrange nyo yan dyan. Diba? Gitnaan nyo mabuti. Ayan. I-press nyo para matakpan. Ayan. Ganyan na naman natin yan. Diba? Ang ganda. Presentable tingnan. Press nyo ng konti para matakluban. Okay na. Pang negosyo recipe mga kamamsi. 8 slices ito lahat. Yung isa yun yung tinikman natin. So, ayan. Mamaya isusulat ko yung retail price na pwede nyo kung paano nyo pwedeng pambenta. And then, papamigay ko ito lahat mga kamamsi. Isa lang yun sa amin kasi hindi namin yan kayang ubusin. So, ipamigay na natin mga kamamsi. Takpan muna natin. So, ipamigay natin yung 6 sa aking mga subscribers na kapitbahay. Shoutout to Chef Ben TV, Doris the Explorer, Evangeline Rafaner, Mitch Kitchen, Caroline Albarin, Marily Duhay Lunsod,
Imelita P. Abria, and Lola Belen and family. Sana po'y tulungan natin umangat ang kanilang channel. And shout out to Jasmine. Thank you so much for always watching my videos. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye!